Hi everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Welcome po sa ating devotional Bible study. Day 31 na po tayo ngayon, mga kapatid. Nais kong pasalamatan ang patuloy na nood, nakinig, nagsubaybay sa ating pag-aaral, sa ating devotional Bible study. Salamat po sa inyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sama-sama po tayo sa paglago, paglilingkod sa ating Diyos na buhay hanggang sa Kanyang pagbabalik. Bago po ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang bisitahin, no, yung aking Facebook page, Arcelias Buni. And also, yung channel ng wife ko, Grace Arcelias TV. Salamat po ng marami sa inyo. Now mga kapatid, ang ating teksto na pag-uusapan, tatalakayin ngayon ay nandito po sa 1 Corinto 15:1-8 at patuloy pa po yan. Okay, so ang aking ibibigay sa inyo na topic ay mga mahalagang dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Now, ano-ano po yung mga mahalagang dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas? Mayroon po tayo ngayong 5 magandang balita. Ang una, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay hindi teori, kundi totoong-totoo na muli siyang nabuhay. Basahin po natin sa verse 4-8. Ang sabi, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahonan. Ayon po sa banal na kasulatan na si Jesus ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Alam niyo po mga kapatid, may mga nagsasabi na Miyerkules ng hapon si Jesus namatay. May nagsasabi ring Huwebes. May nagsasabi ring Biyernes or Friday. Now, depende po yan sa inyo kung alin ang paniniwalaan ninyo. Para sa akin, hindi naman po mahalaga yung araw. Ang pinakamahalaga po dito mga kapatid, yung pagtubos, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang mahalaga na tubos po yung kasalanan natin. Ngunit kung tungkol sa araw yung pag-uusapan, para sa akin, maaring namatay ang ating Panginoong Jesus ay Friday. Dahil ang sabi po ng Bible, nangyari po iyon sa araw ng pamamahinga at kinabukasan ay araw na ng Sabat. Basahin po natin sa Lucas 23:46, 50, 52, at saka 54. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Verse 50-51. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya ay taga Arimathea, isang bayan sa Hudea. Mabait at matuwid ang taong ito. At isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa tilang mamahalin at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. At sabi sa verse 54, araw noon ang paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. So ibig sabihin mga kapatid, talagang literal yon na araw ng paghahanda. Ang araw ng paghahanda ay Friday at kinabukasan ay araw na ng pamamahinga, Sabado po yan. Kaya mga kapatid, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay nasa libingan na at kinabukasan muli na siyang nabuhay. Basahin po natin sa Mateo 28:1. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Pagdating nila doon, buhay na ang ating Panginoong Jesus.
So dumaan po yung araw ng pamamahinga, which is yun ay Sabado. At pagbukang liwayway ng araw ng Sanlinggo, Linggo na, nabuhay na ang ating Panginoong Hesus. So ano ang katunayan na buhay na nga ang ating tagapagligtas? Makikita po natin sa ibang mga talata ay nagpakita po siya sa mga babae. At nagpakita siya kay Pedro at sa 12 apostles. Nagpakita sa 500 kapatid na nagkakatipon. Nagpakita rin kay Santiago at kay Apostol Pablo. So bakit masasabi nating totoong-totoo ang muling pagkabuhay ng tagapagligtas? Dahil si Jesus mismo ang nagsabi nito, mga kapatid, na sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay. At mismo rin yung anghel nagpatotoo na buhay na nga siya. And also, dahil sa tilang binalot sa kanya, hindi siya makakawala doon sa pagkakabalot sa kanya kung hindi siya nabuhay at kung wala siyang kapangyarihan. At dahil mismo ang Biblia nagpatotoo nito. Kaya hindi teori, totoo talaga, mga kapatid, na buhay ang ating tagapagligtas. So ano po yung mahalagang dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas? Ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay hindi teori, kundi totoong-totoo na muli siyang nabuhay. And number two, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong may katuturan o kabuluhan ang ating pananampalataya sa Kanya. Ayon po yan sa verse 14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Anong ibig sabihin ng walang katuturan? Ibig kong sabihin, walang halaga, walang kwenta, useless, meaningless, walang saisay, walang kabuluhan, walang selbi. Parang umiiyak na walang luha, parang layon na takot ka, mabangis, kagat ng kagat sa'yo, wala naman palang ngipin. Parang suntok ng suntok ka rin, wala naman palang tinatamaan. Kaya useless. Ang sabi ng Bible na magiging ganito din yung buhay natin. Ang pananampalataya natin, walang kwenta, useless, meaningless, walang saisay, walang kabuluhan, walang selbi, kung hindi nabuhay si Jesus. Buti na lang siya ay buhay na buhay. Ibig sabihin may halaga po. May pag-asa, may kabuluhan ang ating pananampalataya kay Jesus. Kaya patuloy lang po tayo na maglingkod, manampalataya, magpagamit sa ating Panginoon sapagkat may kabuluhan ang lahat. Sabi po sa 1 Corinto 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit daw? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid. So ano po yung mga mahalagang dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas? Number 2, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong may katuturan o kabuluhan ang ating pananampalataya sa Kanya. Number 3, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong tunay ang ibinabalita ng mga apostol. Sabi po sa verse 14 and 15, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya bakit masasabi nating tunay na tunay ang pangangaral ng mga apostol kay Jesus? Alam niyo, mga kapatid, sapagkat buhay na buhay ang kanilang master, ang kanilang Panginoon na siyang atin ding pinaglilingkuran ngayon. Marami silang katuruan, pabalita, preaching sa Israel, sa Maritano, sa mga Hintil tungkol kay Jesus bilang Savior of the world, bilang manunubos, di ba? Tinaya nila yung kanilang buhay, maraming dinakip, kinulong, inusig at pinatay alang-alang lang sa kanilang patutuo tungkol kay Jesus. Now, kung hindi nabuhay si Jesus, lilitaw na mga false teacher sila, mga false apostle sila. Dahil wala naman palang realidad, wala naman palang aasahan, wala naman palang magliligtas, wala naman palang daan, katotohanan at buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon. Dahil hindi tayo nagkamali ng pinaniniwalaan, sinasampalatayanan mula sa aral, pangangaral ng mga apostol. Buhay at totoo ang ating manunubos. So ano-ano po ang mahalagang dapat malaman
at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong tunay ang ibinabalita ng mga apostol. Number 4, ang muling pagkabuhay ng tagapagligtas ay nagpatutuong tayo ay nilinis na sa ating mga kasalanan. Sabi po sa verse 17 and 18, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Eh bakit walang paglilinis ng kasalanan kung hindi nabuhay si Jesus? Dahil hindi kumpleto ang pagtubos, ang paglinis ng kasalanan kung hindi muling nabuhay ang ating tagapagligtas. So meaning, lilitaw na useless lang ang lahat at drama-drama lang pala ang lahat kung magkagayon. Ibig sabihin, yung pagpasa ng cross, ang pag-alipusta, pagpalo, pagpapako, ang dugo, ang pagkamatay ni Jesus, sa kadahilan ng pagtubos, pagbayad, paglinis ng ating mga kasalanan, wala pala yung kabuluhan kung hindi siya nabuhay. Para lamang pala tayong iniligtas sa sunog sa loob ng malaking building na wala naman palang exit. Hindi naman pala tayo makakalabas. So kaya salamat sa Diyos na si Jesus ay muling nabuhay at siya ay buhay na buhay sa kanyang likas na kalagayan. Meaning, totoong totoo, tayo ay nilinis. Totoo ang pangyayari sa cross. Tayo ay pinatawad na, nilinis na, sapagkat tayo ay patuloy na may pananampalataya sa Kanya. Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. Talagang nilinis na tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya kung may dumi tayo ngayon, may nagawa tayong pagkakamali sa Diyos bilang mga anak niya, hindi ito mantsa. Para lamang po itong talsik o dumi lang ito na kung mahugasan ay babalik uli sa kinis, sa ganda, sa kalinisan dahil tinanggal na, nilinis na ng Panginoon ang mantsang hindi makukuha. Kaya ngayon mga kapatid, kung mag-confess tayo sa Kanya, nalilinis agad tayo. Yun po ang sinabi ng Biblia sa unang Juan or 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang tunay pong mantsa ng ating kasalanan ay inalis na po ng ating Panginoong Hesus sa cross. Nilinis na po tayo. At kung tayo ay nagkakamali minsan na mga anak ng ating Panginoon, i-confess lamang po natin ito dahil kapag i-confess, ito'y napapatawad, nalilinis ng ating Panginoon dahil hindi ito tunay na mantsa. Ito'y pagkakasala lamang na pwedeng malinis, pwedeng mawala kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. So ano-ano po yung mahalagang dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas? Number 4, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong tayo ay nilinis na sa ating mga kasalanan. Number 5, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong may muli ring pagkabuhay sa mga namatay. Verse 20 and 22, ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So, anong ibig sabihin ito? Wala bang malay ang mga patay ngayon? Tulog ba sila? Nasaan ang kanilang espiritu o kaluluwa? Maghihintay pa ba sila ng muling pagkabuhay? Mga kapatid, ang physical lang ang namatay. Ang kanilang espiritu o kaluluwa, kung sila ay anak ng Diyos, ay nasa langit na sila. Kung hindi naman sila anak ng Diyos, sila ay nasa Hades o nasa lugar ng pagdurusa. Ngunit sa takdang panahon, ang kanilang mga katawan na nasa libingan ay muling mabubuhay. Ngunit ito'y hindi na mabubulok. Ibig sabihin, ibabalik uli ang kanilang espiritu doon sa katawang muling binuhay, Kristiyano man o hindi. Kung anak ka ng Diyos
ang katawang muling binuhay ay nasa piling ka na ng tagapagligtas. Ngunit ang hindi mga anak ng Diyos, ang katawang muling binuhay ay itatapon doon sa naglalagablab na apoy na pangwalang hanggan ang parusa. Sabi po sa Juan 5:28-29, huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanilang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Kaya mga kapatid, marami po sigurong nag-iisip na magpapakamatay na lang, magpakarumi na lang sa kasalanan. Total, pag namatay daw, wala na, relax na, RIP na, rest in peace. Pero akala mo lang yun mga kapatid, sapagkat buhay na buhay pa rin ang kaluluwa mo at pupunta siya sa lugar na bagay sa iyo, na deserve para sa iyo. Tapos sa takdang panahon, bubuhayin pa muli yung katawan mo, ibabalik ang kaluluwa at itatapon sa lake of fire. Kaya wala pa rin ligtas at kailanman ay hindi ka matatahimik. Kaya ngayon pa lang dapat maglingkod ka na. Isuko mo na ang iyong buhay kay Jesus at mamuhay ng tapat sa Kanya. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, napaka meaningful ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Nais kong tandaan ninyo na ang ating mga ginawang sakripisyo para sa Kanya, ang ating pagpagal para sa Kanya, ay may malaking kabuluhan, walang kalugihan, puno ng yaman, sapagkat muling nabuhay ang ating tagapagligtas. Siya ay matagal ng buhay at buhay na buhay. At ngayon ay naglilingkod tayo sa Kanya, nagkakatipon tayo para sa Kanya, ginagampanan natin ang Kanyang mga utos, tayo'y nagkakaisa bilang iglesia habang naghihintay tayo sa Kanyang muling pagparito. Sabi po sa Filipos 3:20-21, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. So napakalinaw. Verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Okay, so for our review, ano-ano yung mga mahalagang dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas? Una, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay hindi teori, kundi totoong-totoo na muli siyang nabuhay. Number two, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong may katuturan o kabuluhan ang ating pananampalataya sa Kanya. Number three, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong tunay ang ibinabalita ng mga apostol. Number four, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong tayo ay nilinis na sa ating mga kasalanan. And number five, ang muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay nagpatutuong may muli ring pagkabuhay sa mga namatay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa muli, tayo'y muling magkita-kita naman sa aking susunod na video. Salamat po. God bless everyone.